Hello, welcome to our backyard poultry farm. Guys, welcome sa aming channel at sa aming farm. Last video po ay inaga namin ang magiging tirahan ng mga sisiyo na aming alagaan, no? And then today, dapat ay pupunta na kami sa Batangas para pick-upin sana ang mga chicks. Kaso, hindi kami makakapasok dahil ECQ pa dito sa Cavite. Mabuti na lang at sobrang maunawain si supplier, kaya ayun, nakapagsunduan na lang namin na i-deliver na lang niya ang mga sisiyo dito sa Nai from Quezon Province pa. Kaya mahaba-haba ang biyahe talaga ng mga sisiyo na tatahakin ngayong araw na ito. So, kaming na po si supplier, guys, kaya i-meet up na namin siya sa bayan. Okay? Excited na kaming makita ang aming mga sisiyo. So, guys, samahan nyo kami, no? Hopefully, malulusog at hindi masyadong na-stress sa biyahe ang ating mga chicks. Guys, please nga pala, paki-subscribe and paki-click na din po ang bell button para mapit kayo tuwing may bago kaming app. So, thank you guys at maraming salamat. So, andito na tayo. Nandito na, nakita na natin ang basket. Este, cartoon pala. Yun! Yeah! Dominant brown. Halo lang dito sa remainder pa. Saka may 2 gear daw. Pero ito, ano to? Ayan, blue. Blue hedger. Guys, musbay-bayin nyo ang paglaki din itong mga sisiyo na to, ha? Kasi nakakatuwa talagang mag-alaga ng mga ganitong klase mo. Medyo masailan sila, pero ayos lang. Ayos lang yan. Oh, yan nga pala, guys, yung mga sisiyo na yan ay kahango lang yan galing sa kapipisa lang pa lang. Kapipisa pa lang yan kanilang madaling araw at kagabi. Hindi naman yata po sabay-sabay ang pagkapisan yan. So, ito na, iuwi na natin. Kasi babalik pa yung si Sir Dante, babalik pa ng Quezon yan galing dito. So ito na, guys, hinahanda na ang ating brooding pin para dito natin ilagay ang mga sisiyo sa loob ng isang buwan. Uy, ang cute. Uy, ingat-ingat. Huwag tatalon. Cute. Cute naman talaga, guys, no? Pagka sisiyo pa. So, guys, dito po ay ilawan po yan sila. May tamang temperature po ng ilaw. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang kasi makakasira din sa kanilang health. Dito po sila magpapalakas sa brooding pin sa loob ng isang buwan.
And then mga after 7 days ay papatakan na natin sila ng vaccine. Pagpalakas para hindi sila magkakasakit. Ibablog din po namin guys kung paano namin ibabaksin to. Ang dami pa man din ito. Itong area na plan na ito guys ay sa amin itong kusina. Kasi dito banda yung madilim. Hindi kasi sila pwede sa outdoor habang nasa edad sila na 1 day hanggang 30 days hindi sila pwedeng sa labas patitirahin. So para silang nag-quarantine dito sa loob ng aming kusina. Nilagyan lang namin ng DIY na ano, yung brooding pin para lang sa kanilang pagpapalakas ng immune system. Para pag pagkawala na natin sila doon sa farm, yun, malalakas na sila, kaya na nilang labanan ang mga sakit-sakit. Yung mga viruses, kaya na nilang labanan. Kaya hopefully, hindi mabawasan ng madami ha, habang nagpapalaki sila. Kasi 5 months pa guys, bago pa ito sila mangingitlog. Medyo mahaba-haba ang panahon pa talaga guys na para makapang-itlog sila. Pero sige lang, okay lang yan. So guys, hopefully nagustuhan nyo ang aming video today. Teka, may nakita pala akong ano, nakaiba. May isang sisiyo na ano, ito. Alibia. May isang sisiyo na ano, antukin. Natutulog siya, nakapikit talaga siya. Nasaan tayo? Ayun! Uy, gising! Oh, hilong-hilo pa ito. Hilong-hilo pa sa biyahe. Hopefully na, makasurvive siya. Oh, na, oh, baka sobrang na-stress sa biyahe. Kaya ito, parang tulala pa siya. Sana guys ay tatagal yan. Sana. Okay guys, maraming salamat po. Sana nagustuhan niyo po ang aming ang aking pinakita sa inyong video today. At sana subaybayan niyo po ang paglaki ng mga sisiyo na ito hanggang sa makapangitlog sila hanggang sa kumikita. Ayan guys, nagpapahinga ang mga chicktings. Okay guys, thank you and mabuhay po tayong lahat. See you.